Ayos ba tayo dyan? Ayos lang. Alright. Alright. Bugi-bugi. Namiss na ma- na- namimiss na namin yung kirig-kirig mo. Wala ka nangyarin. Yun mga kaibigan, magandang araw na naman. Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kaibigang OFW, kumusta po kayo? Well, sa araw na ito mga kaibigan, ito na naman po tayo sa ating panibagong reaction video. Update lamang po tayo dito sa nakakakilig at talaga namang exciting na kwento at series ng Bong at Maylin. Aba, grabe naman. So ito na nga po ating mga kaibigan, pumunta nga po itong sila ka-business doon kay Bong. So bumisita sila. Ang pinaka-exciting dito, dahil sa wakas, naisama nga po si Ate Maylin. At ito po mga kaibigan, ang bibigyan natin ng reaction. Ano po? Pero bago po ang lahat ng yan, ito po ang ilang mga tagpo nung nagkita si Ate Maylin at si Bong. So dito mga kaibigan, binibigay ni Ate Maylin yung turon, no? Siya pa nga po ang nagluto. Talagang pinaghanda niya si Bong. Makikita natin ang tuwa sa masawat isa. Although alam natin pigil si Bong, medyo pigil, pero nakikita natin yung excitement niya na makita si Ate Maylin. Pwede naman yung ano, yung So dito mga kaibigan, medyo ramdam mo nagkakahiyaan pa sila, no? Marami silang mga bagay na tinalakay. Oo. Marami silang mga bagay na pinag-usapan. Liligo pa lang mamaya. Bakit? Hindi. Bakit hindi ko sinabas yung lahat? Wala nang So pinansin ni Ate Maylin yung kotis ni Kuya Bong, ano? Isa sa pinakamagandang ano dito, pinakatagpo dito mga kapatid, nung paalis na sila, ano? Ito yung malapit na paalis na sila. Talagang nagkukulitan. Dito naramdam mo kinikilig si Ate Maylin. Actually kinikilig si Ate Maylin mas lalo ng kinikilig siya rito mga kapatid, no? Ayun. Ito na, malapit na. Ito. Paalam na kaya? Paalam na, sabi ni dito uminom si Bong, parang kinapahan talaga siya. Parang ramdam na yung kaba. Parang matatapos na yung moment na yan. Nagpaalam na bawat isa. Bong, bakit malapit na? Talagang ininom na ni Bong yung usapan natin na. Sige. Sibay. Labas. Gano'n pala, buo pa rin. Buo pa rin. Subok noy. So kanya-kanyang paalam na, no, mga kapatid. Si Damo, talaga naman, ayun, oh. Pero itong moment ito, panay ang inom ni Bong, no? Panay ang inom, mga kapatid. Alam yung mga kaibigan yung sobrang pagmamahal na ipinararamdam ni Mrs. Kabusiness kay Bong. Tinuturing niya na kahit hindi siya kadugo, pero tinuturing niyang pamilya. Tinuturing niyang pamilya talaga si Bong. Ano? Yun, no, mga kaibigan. Ito yung moment na talagang nag-embrace sila, nagyakap. Alam niyo po mga kapatid, from the beginning na nagkakaroon tayo ng komento, binabasa ko po yung mga comment din doon. At doon din si Kay Kabusiness, binabasa ko rin yung mga comment. Although, mayroon mga komento, no, na nagsasabi na dapat hindi mangyari ang mga ganitong pagkakataon na parang tila
ayaw nila na may kumukontra, no, na si Bong, si Maylene ay sila yung magkatuluyan, sila yung ganito. Pero alam nyo, sa nakita natin, kaya tulad ng sinabi ko doon sa unang reaction video ko, ito yung tagpo na magpapakita kung ano nga talaga. Kasi dito sa tagpong ito, mga kaibigan, kitang-kita natin yung acceptance. Yung acceptance ni Bong kay Ate Maylene. Ramdam natin yun, yung connection niya na talagang kung ano yung nararamdaman ni Bong para kay Ate Maylene. At ganun din si Ate Maylene. So ang mangyayari dito, mga kaibigan, marahil ay alamin na lang natin kung ano ang mga susunod pang mga pangyayari. Dahil kita natin sa dalawa, may nararamdaman sila. At tayo naman bilang followers, mataas din naman na ang ating pagtitiwala kay Ka-Business at Mrs. Ka-Business. Alam kong hindi naman niya ipapahamak at alam kong hindi naman niya ilalagay sa balag ng alanganin si Bong. Dahil mahal nga na mahal din nila si Bong at itinuturing din nilang pamilya. Ang pinakamagandang punto lang dito, na atin pong matutunghayan o dapat nating abangan ay kung ano ang magiging reaksyon or pahayag ni Mrs. Ka-Business. Matatandaan na nung una po, mga kaibigan, na dalaw nila kay Bong, may pahayag na po si Mrs. Ka-Business. Ito yung sinasabi niya na dapat si Bong ay makakita ng isang pamilya na walang agrabyado, walang sabit. Yun yung unang pahayag niya. Pero sa ganitong pagkakataon at nakita nila yung damdamin ni Bong, hindi may tatagtagaw ito, mga kapatid. Hindi may tatago ito. May damdamin si Bong. Actually, sa daloy ng pag-uusap niyan, naitanong ni Bong kumusta yung mga bata. Meaning, may concern si Bong doon sa mga bata ni Ate Maylene. So, ang isang malaking katanungan ngayon dito, mga kapatid, is ano yung posibleng mangyari? Kaya nga sinasabi ko, ang isa sa very exciting dito is kung ano ang magiging pahayag ni Mrs. Ka-Business. Bakit mahalaga ang pahayag dito ni Mrs. Ka-Business? Una, babae siya. Kung ano yung paningin at pananaw niya sa damdaming nangyayaring ito. Yung bang talagang instinct ng kababaihan, sabi pa nga, dapat malaman natin yan. So, kung with your respect kay Mrs. Ka-Business, magiging mas exciting ito kung ano yung kanyang magiging damdamin, ano yung kanyang magiging pahayag. Mahalaga yun kasi makikita niya yung damdamin ni Bong at ni Maylene. At siya ang tumatay yung hindi lang kapatid kundi bilang ina na rin ni Bong. Napaka-importante po ng pahayag na yun. Pero sa isang punto, kung ano man yung mga pahayag na negatibo ng mga previous, no, nagsasabi na dapat ay ganito-ganyan, marahil ay ipagdasal na lang natin. At kung ano ang mangyayari sa mga susunod pang hakbang. Minsan lang, ikaw nga naman, makatikim ng kaligayahan pag-ibig ng isang tao. Pero hindi po maisasantabi, mga kapatid, kung sakali man, hindi ko pa rin po mawawala yung aking unang reaksyon na sinabi ko na dapat ikonsidera. Una, yung damdamin ng mga anak ni Ate Maylene dahil isang factor yan na pwedeng makaapekto. Pero nasa kay Ate Maylene na yan kung paano niya ilalatag ang lahat. Ang pinakapunto dito, at least, idalangin natin na maging masaya ang bawat isa. At again, abangan natin kung ano yung magiging sentimento ni Mrs. Ka-Business. Napakahalaga po ng opinion na ito ng isang babae sapagkat dito masigit nating mauunawaan ang damdamin ng bawat isa. Ako po muli si Tarangong Gala, mga kaibigan, at patuloy nating subaybayan itong ating series, talagang very exciting na ika nga telenovela ni Bong at ni Maylene. And of course, i-follow natin Ka-Business official page. Sana po Ka-Business official. Ayan, i-follow natin, mga kaibigan. Sana po, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, i-subscribe na po ninyo. Sama natin si Papa Dins, mga kapatid. At talaga namang very, very exciting ang mga susunod na tagpo. Ganun pa rin, kung hindi pa rin po naman kayo nakapalo sa akin, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang subscribe button para updated kayo sa susunod po nating mga reaction video. And Miguel Love, shoutout po sa lahat ng ating mga kapatid. Diyan po sa ating mga kapatid na Ka-Business, sa mga kapatid nating mga kapapi. Ganoon din po sa mga taong sumusuporta po ng ating channel. Andiyan po mga kaibigan ng Team Ayuda Revive. Miguel Love, shoutout in SB and Ate Ligaya.
Andiyan po ang Team Bornival, Shirley, Admin Bornival, Sumpay Buhay, Kapangarap, Nelo, Magnay, Nelmoto Vlog, magandang araw po sa inyo. And of course, dyan po sa ating Team Banana kay Tropa Raul, Team Budol, Ball Algas, Boss Algas, MV Survivor, Charms Joy, Francia, Miguel Love Shot, o Team Pima, sama po dyan, Team, si Rims Ara, Sarat, Miguel Love Shot Out, Everdy Mandy, Casey Barbie Mon, kasama po natin dyan, and of course, Rakitira sa Taiwan, Bad Z, Boss Rapi Mapagmahal, ang ating pong Team Legit, Cancel Listy, The Shining Pilipina, sa lahat po ng mga bumubuo ng Team Legit GM Official, Miguel Love Shot Out, May Lusada, Kabalbun, ayan, Miguel Love Shot Out to, ni Kail, bro, Miguel Love Shot Out, saludo ako sa ginagawa mo, and, siyempre mga kaibigan, maraming salamat din po sa lahat ng mga nagpa-follow at siyempre nagpindot ng ating subscribe button. Maraming po salamat sa mga nag-member. Ayan. Yung mga nag-member po ng ating channel, thank you so much po sa inyo. At ito po ang mga sumusunod. Alright, Miguel Love shout out to Delatory Vlogs, The Sestive Seedlings, Malditang Pasawangin, Normendap de Leon, Din Harikawa, Boss Rapi Mapagmahal, Roberto Rodriguez, Joderis SW, BKTV, Ken Celesti, Joan Channel, Josilito Masibak, Rinaldo Serafin TV, Swiss Pandy, Welver Machuma, Clarita Di Mayuga, Triple E Motovlog, Onika Angel, Grisel W, Bundok Tralala, Det Gonzalez, USA, Jocelyn Reños, Los Bimendaman, My Mother's Diary, Wandering, Amapba Almero. Miguel Love shout out to Prince Life Matters USA. And of course, sa ating pong nag-iisang pambansang kalbo ng YT, Bert Sahay. Miguel Love shout out sa iyo. Parang June, Bert Sahay. And of course, to Efrain, your friend. I-follow nyo po ang mga kaibigan, Efrain, your friend. Every Sunday po, makikita po ninyo ang kanyang palabas at kasama po tayo roon. Hanggang sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Sana po, patuloy lang po tayong magsubaybay sa kwento at nakakilig na telenovelang Bong at Maylin. Dito lang sa Kabusiness Official. Maraming salamat mga kaibigan. God bless.